Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Kaya ka pala minamalas, marahil ay ito ang ginagawa mo. Wala namang matinong tao na gugustuhin na malasin sapagat hindi natin gugustuhin na maghirap. Kung maari nga lang ay tawagin natin si swerte para lagi tayong ulanin ng mga biyaya at mga pagpapala. Kaya nga lang, hindi naman natin maaring gawin yun dahil ang swerte raw ay kusang dumarapo sa ating mga palad. Ganun pa man, magagawa naman nating maiwasan ang ilang kamalasan. Yun nga lang, may mga kamalasan na kahit hindi mo gusto ay maaaring mangyari. Narito ang ilang mga sanhi kung bakit ka nakakaramdam ng kamalasan. Ang energy block ay dulot ng mga negatibong emosyon tulad ng galit, inggit, frustration, hang-ups, bitterness, at iba pang pangit na saloobin at kaisipan. Hinaharangan ng energy blockages ang malayang pagdaloy ng swerte at mga pagpapala sa ating buhay. Kung nagiging madalas ang iyong mood swing, lagi kang nakararanas ng matinding depression at body fatigue, nawawalan ka ng focus at ganang magpatuloy sa buhay, ito ay isang sanhi rin ng kamalasan. Kung minsan, labis ang silakbo ng iyong galit, mabilis kang magalit kahit sa maliit na dahilan, tila hindi mo na makontrol ang iyong emosyon at hindi ka na makapag-isip ng wasto. Nagiging impulsive o padalos-dalos ka sa lahat ng bagay. Nag-iiba rin ang iyong eating habit kung hindi ka nagiging matakaw. Minsan naman ay nawawalan ka naman ng ganang kumain. Kung magkaminsan, nagiging dahilan din ng ating kamalasan ay ang mga tao na ating nakakasama o nakakasalamuha. Madali lang naman malaman kung swerte o malas ang nakakasama mo dahil ikaw naman ang higit na nakakaalam kung ano nga ba ang naibibigay niya sa iyo. Kung alam mo na nakapagbibigay siya sa iyo ng swerte, huwag na huwag mo siyang pababayaan na mawala sa iyo. Samantalang kung ang madalas mong nakakasama ay nagbibigay lang sa iyo ng problema, dapat mo na siyang iwasan dahil sa huli ay ikaw lang din ang mapeperwisyo at gugustuhin mo ba yon? May mga tao talagang kahit na itinuturing mo siyang matalik na kaibigan o kapamilya, kamalasan lamang ang maibibigay niya sa iyo dahil sa mga negatibong enerhiya na nasa kanyang katauhan. Kung siya ay puro problema tapos lagi kayong magkasama, hindi ka kakawayan ng swerte. May tendensiya pa na layuan ka ng swerte at lapitan ng kamalasan dahil nakukuha mo rin ang mga problema niya. Ang tanong ko sa iyo ay, pababayaan mo bang mangyari yun? Pupwede ngang mahihirapan kang gawin kung siya naman ay mabait sa iyo. Kaya lang, kailangan mo rin namang isipin ang sarili. Kaya kung alam mong nakapagbibigay siya sa iyo ng kamalasan, unti-unti mo na siyang iwasan at sa huli ay mararamdaman mo na lamang na ikaw ay sinuswerte na. May mga pagkakataon naman na sila'y maraming pera kaya iniisip mo na suswertehin ka rin kapag sila ay makakasama mo pero nagkakamali ka. May mga tao kasing kaya sinuswerte habang ikaw naman ay naghihirap dahil nahihigop nila ang swerteng dapat ay napupunta sa iyo. Kalimitan ang mga taong may kakayahan na humigop ng swerte ay yung may zodiac sign na naninirahan sa tubig. Ito ay ang Cancer, Scorpio at Pisces. O meron ka bang nakakasamang ganito? Ikaw na ang magdesisyon kung pananatilihin mo pa sila sa iyong buhay o hindi na. Be positive, stay healthy and be happy. Maraming maraming salamat po.